Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin niyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher kayo, pwede maging kayo ito at hindi si air sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Of course, pwedeng maging ito yung person mo, air sign, at hindi ikaw, ano? Yeah, let's start your reading. Hindi ko po makukuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. So, pwede ka pa rin naman talagang hindi makarelate or makaresonate dito. Pero okay lang yun. Maybe next time makuha na po natin yung energy mo, ano? So, let's start your reading for our air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Para sa ibang channel namin, nandiyan po sa description box. Paki-check na lang po. Okay, your main energy is the 7 of coins. Ika-clarify lang natin to. What's with the 7 of coins? The four of cups and the 5 of wands. Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Bottom of the deck, we do have here the Death card, Scorpio energy, Major Arcana. Okay, nakita natin may something na nag-end sa'yo. Okay, pwedeng usaping pamilya or sa kaibigan with the 5 of Wands. A lot of arguments, problem ang nakikita natin dito. Ito yung arguments na hindi ka manalo-nalo. But then, kasi with the 4 of Cups, nakuha natin yung energy mo na parang gusto mo muna mapag-isa. Gusto mo muna ng iwan kung sino man ito or ano man ito. Gusto mo muna ng lumihis or... kumbaga parang mapag-isa muna. So pwedeng may paglayo ka na ginawa in the past or pwedeng currently ganun na nangyayari. May paglayo kang ginagawa dito sa pamilya or sa mga kaibigan na ito. Kasi with that 7 of coins, maaaring nahihirapan ka. And actually, dahil sa paglayo na ginawa mo, yung iba sa inyo pwedeng financially medyo nagkaroon ng konting problema. But I do feel like medyo mataas ang ego mo para hindi ibaba ang iyong sarili dito sa mga taong ito. Dahil maaaring noon natutulungan ka nito mga ito. Kaya lang dahil gusto mo muna mapag-isa, umalis ka, lumayo ka, or... pero ngayon nakikita mo ang pangangailangan mo sa kanila pero nakikita natin na hindi mo ina-admit ang mga kamalian mo. Hindi mo ina-admit kung ano yung mga... na kailangan mo itong mga person na ito na maaaring iniwan or inalisan mo dito. So, nakakita tayo ng mga problem na pinagdadaanan mo ngayon. So, sino ba itong person na kakonect mo? Yung iba sa inyo, pwedeng nahihirapan makaipon. Isa sa problem yon. Usapang financial. Sino itong person na kakonek mo? One last shuffle for our air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, we do have here the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. And then, the 2 of Cups is here. And then, the 10 of Wands. Okay. I feel like may relationship kayo nitong person nito. Lalo na with the 3 of Cups. And the 2 of Cups right here. So, pwedeng in a relationship or may connection kayo nitong person na ito. Maaaring siya yung pinili mo. Kumpara dun sa mga tao sa paligid mo na tingin mo na naging hadlang sa inyo. Pero nakikita natin ngayon nakakaroon ka ng problema. Kasi yung person mo, with the Page of Cups, you're dealing with someone who is very immature. Hindi pa nakuha yung maturity or... Compared sa maturity na meron ka, iba yung kanya. Medyo immature siya kumpara sa inyong dalawa. And with the 10 of Wands, nakikita natin na medyo parang nabibigatan ka dito sa person na ito kasi parang another responsibility or malaking responsibilidad ang pinasok mo na ito dito sa person na ito. Parang isa siyang malaking responsibilidad sa'yo. I don't know, but I feel so young and immature dito sa side ng person mo. Parang more on love, dating, and relationship lang. Pero pagdating dun sa deeper level of commitment, ang hirap intindihin itong person mo eh.
That is the energy. Nakita natin lumalalim yung connection ninyo, pero lalong humihirap eh. The more din lumalalim, the more na humihirap. Ang hirap din intindihin. So, anong meron sa connection ninyo yung dalawa na person mo? Pagdating sa pagmamahal, nakikita natin, masarap siya magbahal, masarap siya mag-alaga. Ang problema pagdating sa mga personal mong problema, hindi ko nakikita nakakatulong siya sa'yo. Okay? Abagkos nagiging pabigat pa nga siya, ano? Ano meron sa connection na ito? One last shuffle. Okay, sa connection ninyo, meron tayong the Two of Swords, the Fountain, and then the Three of Swords. So, a lot of pain, a lot of drama ang nakikita natin dyan. With the Empress, nakikita natin na isa sa inyo nagiging mataas dito sa connection na ito. Maaaring sa level, ayan, maaaring ito yung person. I don't feel like ito ay, minsan kasi nagiging issue eh. Nagiging issue sa inyong dalawa. Pwedeng yung isa sa inyo masyadong magaling, ganyan. Maaring, ito hindi ko lalahatin, pero magbibigay ako ng example. Maaring isa sa inyo ito, na mataas dahil siya ay nakapagtapos or what, professional, ganyan. And then the other person ay hindi. So, nagiging, minsan nagiging issue yun sa connection ninyo, ano? Nauungkat yung mga ganong bagay. And we do have here the Fountain. Pagdating sa connection ninyo, ang dami nating nakikitang tao sa paligid ninyo na nakikita na okay ang connection ninyo, but deep inside with the Two of Swords, ang dami ng mga nagiging problem dito, pwedeng mga may kinalaman sa paggawa ng desisyon kasi nga hindi kayo nagtutugma eh. With the Three of Swords, nakikita natin yung nagiging problema dito sa connection ninyo. I feel like you are in a relationship or commitment dito sa person na ito. Kaya lang ngayon yun napapatunayan na parang magkaiba pala kayo ng paniniwala, magkaiba pala kayo ng mga gustong hangarin sa buhay, ganyan. Hindi, medyo nagiging magulo at hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan dito. So, alamin natin anong nasa isip mo, anong nasa isip ng person mo. Okay, so we do have here the Star. Bottom of the deck is we do have here the Devil. The Seven of Swords and the Hanged Man. Okay, sorry about the camera guys, no? Medyo iba yung setup ko ngayon kaya medyo magalaw. Okay, sorry about that. Kinailangan ko lang i-pause saglit yung video. So, ituloy na po natin. With the Hangman, nakikita natin na may mga bagay kang hinihintay regarding your person. And yun yung nasa isipan mo ngayon. Okay, yung mga bagay na hinihintay mo. Pagdating sa person mo with the Star, meron siya mga bagay na gusto mo nang makuha or maabot. Maybe may kinalaman niya sa goals niya, sa buhay niya. Okay, yun yung mga nasa isip mo at sa person mo. And with the Seven of Swords, I feel like meron pareho ninyong gustong ayusin itong connection na meron sa inyo. Kung ano man yung sigalot, lalo na kung may
may kinalaman nito sa family, I feel like pareho ninyong gustong ayusin nito. Kaya lang medyo, the more na nilalayo ninyo yung sarili ninyo, the more na nagiging magulo ito para sa inyo. Kasi sa totoo lang, sa nakikita natin, kailangan nyo pa rin itong mga tao na ito na pinipilit ninyong layuan. Okay? With the devil, yeah. Nakikita natin na hindi nagiging okay lalo sa inyo. The more na lumalayo kayo, the more na nahihirapan kayo ma-achieve yung growth dito. Okay? With the 3 of coins. So, tingnan natin what will happen in the near future for the both of you. The moon is here. What will happen in the near future? Knight of Cups. And then the King of Cups. Bottom of the deck is the Tower. Definitely something is going to end. Sa totoo lang, with the Knight of Cups, medyo alanganin yung connection nyo in the near future. Kasi with the King of Cups, mahal mo yung person mo pero hindi mo alam. Or maaaring meron siya mga bagay na itinatago sa'yo na maramdaman mo na itong, kung ano man itong mga itinatago niya na ito, makaka-apekto sa inyo. So dahil nandun yung pagmamahal, ang problema, nawawala ng pagtitiwala, nawawala ng magandang komunikasyon. So kung ito ay relationship, napupunta siya sa alanganin in the near future. But I do feel like masosolusyonan nyo ito if only hihingi ka ng tulong, or not hihingi ng tulong, but rather hindi kayo aalis dun sa mga taong wala namang gustong gawin kundi ayusin lang kung ano yung meron sa inyo. Okay, kasi the more nga na nilalayuan nyo, the more na gumugulo. Maaaring yung mga taong nilalayuan nyo, sila pa makakatulong sa inyo. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again, and bye-bye.